Hey everyone, again this is Gotcha Brew and welcome back to my channel. So right now I'm going to Gili North EDSA. It's around 8 o'clock now in the morning and we're going to have the second year PMS schedule done on my Gili M Grand, or what you call yung 30k kilometers na PMS, no? So even 24,000 pa lang yung odometer reading natin and hindi pa natin nare-reach yung 30k kilometers, we're still having our PMS right away to avoid yung pag-void or nullification ng warranty natin. Kasi remember that our Gili M Grand has 5-year warranty and para hindi siya ma-void or ma-nullified, isa sa condition is dapat we follow the proper PMS scheduling. So yep. Just stay tuned here on my channel so that I will update you about the cost and the procedures that will be done here on my Gili M Grand. So just stay tuned and keep on watching. So, andito na tayo sa kanto ng Gili North EDSA and we've just arrived in time. Time check, it's 8:01. We are here. Our scheduled appointment is by 8:30. So, yan, maaga tayong 30 minutes ngayon. So, I hope na maaga tayong matapos, no? For today's PMS. Ay, kuya, PMS po. So nag-arrive na tayo guys and yeah, I'll update you kung ano mga gagawin sa loob. Alright, ayan, so just an update guys, no? Ayan yung odometer reading natin, 24474, and yeah, time check, it's 8:02. Share ko na rin yung mga latest update na nilagay ko dito sa akin Gili M Grand. So we have this 50 watt wireless car charger ng Xiaomi, and yeah, I'll give an explanation or an introduction on this one on another video. And then ito rin, meron din tayong phone holder dito na nakalagay na sa ating infotainment system. Ayan. Alright, so yan. Yun lang. Pasok na ako sa loob and to have my scheduled setup. 30,000 for 6 months po. Low mileage tayo sir. Monthly po tayo magbibis. Ano po? Palit kami sa engine oil, oil filter, coolant, spark plug, brake fluid, aircon filter. Lahat po yan sir, general check-up. Ginagawa to sir, 5 hours po. Ano? 5 hours, okay. Naka-ceramic po ba yung body? Oo, pero pwede namang sabunin, okay lang. Opo, sige sir. Sigulong po, naka-nitro. Ah, hindi naman. Okay sir, usit ko na sir. Ano po? Alright. 5 hours later. Sir po, check tires po. Ano? Sigulong nyo sir, 32 yung sukat ng hangin. Kinik namin yung mga gulong mo, kung may nakabaw na metal, wala mong nakabaw na okay siya sir. Lahat ano? Clean, all brakes. Ano sir? Brake pads mo sir, halap likod, tinanggal, in-adjust, nilinis, pati roto. Okay sir, ano? Nag-reset kami yung sa mileage mo, yung lumalabas na 4 job for maintenance. Okay. Nireset din yung sir. Si kapal sir ng gulong mo sa harapan, 5.0. Ano? Ganon din sa likod. Hindi na namin i-rotate kasi pares lang yung kapal. Ano sir? Okay. Tinignan namin ang gulong mo, kung may nakabaw na metal, wala siya nakabaw. Okay sa sir. Si brake pads mo sir, 5mm sa harap, 6mm sa likod. Tinanggal yan, in-adjust, nilinis, pati rotor di sir ha. Nagpapalit tayo sir ng brake pads, ang kapal niya, 3mm na lang. Okay. Makapal pa yan sir. Si gulong mo sir, nagpapalit tayo ng gulong, pag ang kapal niya, 2.5-3mm. Ano sir? Okay. Ayan sir, wala naman sir nakita. Lahat sir na ilalim, nakita, pinatingnan ko kung may leak. Transmission, engine, brake shock, walang leak yun sir, lahat nakatightening body ball, pati blower. Ano sir? Okay po. Hindi kasi yung maroon sa mga. Maroon na lang ako. A few moments later. So yun mga Bruno. So tapos na yung ating PMS. And time check, it's now 4:21. So approximate na natin. Nag-start talaga yung procedure ng PMS around 8:30, which is yung scheduled time natin.
kasi we arrived at 8:02 sa Gili North EDSA. So yeah, probably nag-start siya 8:30. Then natapos siya around 4 kasi meron pang paperwork and everything, nag-road test and then nag-bite sa cashier. So it's now 4:21. So pagpalagay natin around 7 to 7 and a half hours yung total na tinagal ng procedure sa BMS ng ating GLM brand. So far wala namang nakitang issues except dun sa battery natin, medyo mahina na daw. Pero as long as hindi pa naman daw nahihirapang mag-start yung ating sasakyan, so no problem pa rin, okay pa daw na hindi papalitan, okay? But just in the future, you know, pwede na tayong mag-ipon for a replacement battery just in case knock on wood na biglang ma-deplete na yung power ng battery natin. And then, yeah, actually, chinek lahat, sabi nung service advisor, chinek yung gulong, tire thickness, yung thickness din ng brake pads, and everything is good so far. Then, yeah, next na balik natin sa ating PMS would be on after 6 months again, or after 37,500 kilometers. So, yung mga luma na spark plugs, binigay din sa akin. And then, may excess pa na engine oil. Ayun, nabigay rin sa atin yung excess na engine oil. So, sa coolant, walang excess, I believe, kasi wala silang hinand over sa akin aside from that. And yeah, now for the total cost of the PMS procedure and lahat ng breakdown dun sa binayaran natin, eto na, papakita ko na in 3, 2, 1. Post nyo na lang. Ayan, so far, after 2 years na ginagamit ko tong aking GLM Grand, I haven't experienced any problems or issues. Nagkaroon lang ako ng isang problem before, yung lagutok sound or knocking sound dun sa my steering wheel, which is caused by the tire rod assembly, which is napalitan din naman agad. After 1 month, nagkaroon agad ng parts dun sa Gili North EDSA, and then they replace it under the warranty, so no problem. So kaya dun sa mga nag-aalin lang pa about Gili, it's a good choice naman, no problems. Yeah, buong 2 years yun lang na-experience kong problem sa aking GLM Grand. And then, syempre, you know, minor scratches. Actually, ang nakakainis nga kapag babalik ka sa parking, pinark mo na nga yung sasakyan mo, then pagbalik mo may mga minimal scratches na minsan malaki pa nga, which is kasalanan ng mga katabi mong nagpa-park. And yun. So, yun lang mga bro. Up next would be the video for regarding the wireless charger of Xiaomi. It's the 50 watts charger, so iba siya dun sa common na 20 or 30 watts wireless charger. So yun lang, and have a great day.